Sinaulo ko. Sinaulo ko. Hindi pala, sorry. Pero wala yung gano'n. Hindi pala sinaulo. Alright. Okay, sumagot pala si Leo yun. Nag-okay siya. Sir, sir naglalag po. Okay, so kung naglalag, sige, mag-camera. Walang problema. Alright, let's start. So guys, isa napakahalagang tinatalakay na natin ngayon sa inyong lagay pag-aaral ang inyong pananaliksik, no? So kahapon nga ay pag nawa ng video ko. Okay, may na po wifi. Okay, no problem. Basta magsabi na kayo sa akin, no problem. Okay. Ayun. So nagsasalaysing, nag-ano nga tayo, no? Inumpisa na nga natin talakayin ano ang pananaliksik. Okay? So, let's go. Ano nga ba pananaliksik base dun sa tinalakay natin kahapon? Sige nga. Ano nga ba pananaliksik based on sa tinalakay natin last Tuesday? Alright, go! Anyone? Yes. Anyone? Laki ng mukha ko sa camera, anyone? Oh, sige, lagas ka, go! Sir, yung pananaliksik, logical na proseso ng paghahanap ng sagot sa mga tanong ng pananaliksik. Alright, so. Ba't ka ba tinig sa saliksik, guys? Tama yun, William Moore. Ba't ka ba tinig sa saliksik? Bigyan niyo ako ng dahilan. O, sige, bigyan mo ako reset. Para po magbigay ng solusyon sa problema na makakatulong sa environment. Alright, very good. Nilis environment, galing sa tao, ganun din siya. Edril, magbigay ka nga lang siya, Edril. Ba't ka tayo nagdala sa sisik? Edril, bakit tayo nagdala sa sisik, Edril? Edril, kaya nagdala sa sisik. Wala itong lecture. Yung, sir, lecture to. Oh, sige, ano? Meron, sir, pero parang, sir, katotoo po sila binuset na nakalap po natin mananaliksik para ma-solve po natin yung problema na kinaharap ng isang tao. Oh, sige, meron pa naman bukod dun eh. Meron pa, di ba? Oh, Kirk. Kirk, kailangan ka pa pagkapit. Diyak lang. Hindi, ano pa? Ano pa yung dahilan? Bakit tayo nanalig si Kirk? Gawa o makabuo ng bagong instrumento. Achil na chill ah. Para pagawa. Achil sa bakit. Chill na chill. Ganda na para sa bahay lang. Chill na chill na pag sa basket. Yeah, para chill niya. Okay. Sige, go. Nakagawa kasi ko pre. Alright. Good. Ngayon, question. Itong question ko ngayon. Sa ginawa natin pagtalakay noong nakaraan, okay? Alam ko medyo yung bumbilya nyo sa ulo ay kuminin ako at tuwing, ano yung sa anime? Okay. Gumanon, tuwing, gumanon na. Okay? So, alam ko kung may tuwing nang gumanon na, okay, meron na kayong naiisip, pwede ka, posible kaya itong maging topic? Ayan, doon tayo sa tanong na, posible kaya itong maging topic? Sabihin ko kaya kay sir, oh, ngayon, sabihin niyo sa akin. Ano yun? Alamin natin. Go. Alam ko, medyo kumining na yan eh. Yung bumbila niyo, medyo kumano na, kumisap na ng konti. Pero hindi pa po. Konti pala. So nga, sabihin niyo sa akin. Go, chat. Kung ayaw nyo, kung naiya. Kung hindi naman, sabihin nyo sa akin. Guys, ano yan? Mga sasabihin nyo, tama. Ang sasagot dyan, tama. Pero siyempre, dapat malaman nyo, bakit tama yun, sir? Ano yung pwedeng dagdagan? Ano yung pwedeng dagdag doon? Go, salita! Margarita. Sir, may tatanong lang po ako, sir. Go. Kailangan po ba yung magiging ano po namin is may mabuo po talaga kaming product or okay lang? Pwede namang hindi, lalo na kung mahal. Asa ka imposibleng magawa.
ang inaalay niya yung concept lang. Concept. Pwede yung concept. Kasi may gumawa nun eh. Na nakaraan, concept lang ang ginawa nila. Kasi hindi pwedeng gawin, una, mahal ang cost. Pangalawa, hindi available dito sa Saudi yung mga gamit. So ang binuon nila, concept. Pero, pag concept ang gusto nyo buuin, medyo talagang ano yun. Kailangan nyo kaming mag-convince na gumagana yun, na tama yun. For example, gagawa ka ng isang product, ka ng isang invention, kailangan may ano ka nun, blueprint na copy. Yung every part nun, meron ka dapat. Paano gumagana, paano dumadalo? Kasi, paano mo kami papapaniwalang gumagana yun kung wala kang product, kung concept lang. Hindi ba? So, pwede yun. But, yun yung sinasabi ko, but, kailangang maipaliwanag mo ng gusto yun. Next. Dapat pwede magtatanong-tanong na kayo. Yan, syempre. Ito, sige, end namin, sir. Paano ito, ganyan. Pwede, possible kaya to? Sige, bigyan nyo ako ng topic. Tatanong ko kung possible to, hindi. Alam ko meron kayong nasa sa isip nyo. Sige na. Sabihin nyo na. Paano ko kayo matutulungan? Konti ko lang nasa sa isip nyo. Sabihin nyo na. Sabihin nyo na. Paano ko kayo matutulungan kung hindi ko nyo sasabihin sa akin? Sige, possible lang. Possible topic. Go. Kahit ano. Possible nga lang eh. Possible lang. Baka posible. Sir, posible ba to? Kunyari, pabibig ba? Sir, posible ba to, sir? Iya kasi. Sir, posible ba to? Ganun. Manahiya ka. O, oh, ita-chat mo na lang. Go na! Sige, paano kayo matutulungan kung ayaw nyo magsabi ng baka posible? Sir, posible ba dyan sabi nga ito, sir? Ano na? Ano na, huwag nyo ang itian dyan. Huwag nyo simangutan dyan. Huwag nyo titigan dyan. Sabi kayo. Sabi kayo. Daming walang may camera dito. Taba-taba kang walang camera dito. Iba naman dito, hindi nagsabi. Pwede naman mag-camera. Camera ka dyan! Meron! Yeah, toto. Aba sa pagbubuntis. Okay, pagbubuntis. Okay. Pwede. Okay, sabi nga sa'yo, pwede yan eh. Pagbubuntis. Pero, ang tanong dyan, sino buntis ang kakausapin mo? Hindi naman pwedeng ikaw. Hindi na pwede ikaw. Sinong buntis? At hindi pwedeng isang buntis lang ang hanapin mo dito sa Saudi. Okay? At anong topic sa bubuntis? Yung pagsantahan dyan. Okay, next. Ano ba ng tanong na to? Ilang members ng group? Topic ang tapang inaano ko. Pinisiligit yung ilang members ng group. Hindi yung topic. Okay, tayo mag-usapan dyan. Ano, sir, paano pa siya? Sir, paano magbuntis? Reusable condoms? Ano ba yan? Ang dami naman topic. Reusable condoms pa gusto mo. Hindi pwede yun. Una. Hindi pwede yun. Kahit pwede yun, hindi pwede yun. Tatabi ko na, hindi pwede yun. Sir, science related po ba? Opo. Sana, science related. Kasi sisteran nyo yun eh. Science, technology, math, and engineering. Kasi sisteran nyo yun eh. Pero kung talagang walang-wala na, eh, no choice. Pero baka papayagan na natin yun. Kasi may nangyayari naman yun eh. Kasi wala na talaga. Nangyayari talaga yun. Sige, sasagutin ko na yung anong ni Motas na ano. Tatlo po sa isang grupo. So, i-divide nyo na yung ano nyo. For 39 kayo eh. Divide 3. Tama ba? Tatlo yun eh. Wait lang ha. Divide 3. Pobo sa mat, di mano sa divide. 30. Ay, di ba? Yan lang.
Bobo sa matlang. 13. Okay, 13 groups pala. Ah, sige. O, tagtatlo, pwede yun. Tagtatlo kayo. Kasi paano kami papipili ng grupo namin? Ah, sige, sagutin ko muna to. Solar power laptops. Yeah, pwede yan. Pwede. Yan, pwede yan. Ang dami gumagawa ninyo. Actually, nung last year, may gumawa niya solar. Ang ginawa, yung charger ba? Charger namin sa kanya. Charger namin sa kanya. May gumawa niyan. Kung ilan, o kung paano kayo pipili ng membro, kung magkakasundo kayo, pwede nyo naman kayo maggrupo. Pwede kayo maggrupo. Pero kung hindi kayo magkakasundo sa grupo nyo gagawin, kailangan natin mag-break rooms. Breakout rooms pala. Okay? Yun ang gagawin natin. Alright, so let's continue. Sana, siguro, pag natapos ko ng topic na to, ay makapag... Kasi, guys, next week, ang papagawa ko sa inyo, mapag-isipin ko na kayo ng possible topic, 5. 5 possible topic, individual. Yun yung unang mag-written works nyo. Isulat nyo lang, 5 possible topic na pwede kong aralin. 5. Diba, may 5 na kayo, each. Then, pag nakagrupo na kayo, ilan na yon? 15. Hindi ba? Malay nyo doon sa 15 na yon, meron nang magawa ng title. Hindi meron yung grupo nyo. Sir, paano yun hindi magiging patas? Paano yung grading nun? Paano yung grading nun? Ganito lang naman yun, guys. Dapat, wala kang pipiliin leader sa inyo at wala magli-leader sa inyo kasi lahat yung responsibilidad nyo yun. Responsibilidad nyo yun. So for example, ang nagka-team up ay sila, ang nagka-membro ay si Ilaga, si Princess, at saka si Clarence Santos. So, siya, wala namang pipiliin leader sa kanila. Kailangan ibigay yung trabaho equally. Kasi binigay ko yung trabaho, di nagpapasa. Ano gagawin natin? O kakausapin ko siya, balita ko hindi ka nagpapasa. In the end, magandang pa rin, hindi talaga nagpapasa. In the end, hindi ko siya bibigyan ng grade na kapatas sa inyo. Bibigyan ko lang sakto sa kanya. Okay? Ganun po ang mangyayari nun. Kaya huwag isipin magiging bias, etc. etc. No. Alam ko naman yung kung sino gumagawa at di gumagawa. Lalo na pag nagsabi kayo sa akin. Okay? Ganun po yun. So, group effort po yan. Kasi hindi ako pwede mag-individual sa inyo ng paggawa nito. Matagal. Saka, kumbaga guys, ano pa lang to eh. Pasimula pa lang, kumbaga, una nyo pa lang pananaliksik to eh. Una nyo pa lang. Meron naman kayo gagawing research sa grade 12 niya. Doon na lang kayo mag-individual. At ganito yung mangyayari yan. Kung hindi man, sir, hindi gumagawa eh. In the end, guys, sino talo? Yung hindi gumagawa. Bakit? Kasi kayo, ikaw ang gumagawa, masasanay ka na. Alam mo na yung bawat parte niyan. Siya, hindi siya gumagawa. Pagdating niya sa grade 12, individual na yun, wala siyang alam. Ganun din naman yung gagawin niyo ngayon. Doon. Ganun lang yun. So, let's go. Get your lecture notebook. Continue na natin to para magkaroon kayo ng karagdaga pang kaalaman ng pananaliksik. Tapos na tayo sa pananaliksik. Bakit tayo nananaliksik? Kahalaga ng pananaliksik. Ngayon naman, dadako tayo sa uri ng pananaliksik. Hindi ako mapag-sharing. Ayan. So, eto na. Eto ang uri ng, eto yung lalakas-las natin. Bakit tayo nagsasaliksik? Ito yon. Okay, dadako na tayo ng uri ng pananaliksik. At ang uri ng pananaliksik ay ito. Sumobra. English to ha, para hindi na mahirapan pa sa pagliliwat. Okay, sa Filipino. Pero yung paliwanan yan, mama, papaliwanan ko rin yung iba dyan ng Filipino. There are 3 types of research. Number 1, based on application of research method. Base sa application yon. Under that, we have 2. The pure research and the applied research. And another types is based on purpose of research, base sa layunin. And mayroon na tayong descriptive research, correlational research, explanatory research, exploratory. Magkaiba yun na, explanatory research at saka exploratory research. Magkaiba yun. Then last one, under based on purpose of research, action research. And then number 3, based on types of data needed. Okay.
under niyan is qualitative and quantitative research and mixed method. Actually, yung tatlong to, tatlo sa huli, itong qualitative research, quantitative research, mixed method. Method siya ng pag-gather ng data. Paano kaya mag-gather ng data? Itong tatlong to. Pero types din naman siya ng research. Types din siya ng research. Okay? So, isa-isayin natin yan. Actually, hindi naman natin isa-isayin. Hindi naman kasi applicable pa sa inyo iba dyan. Yung mahalaga lang at yung gagawin niya. Alright? Okay. Dito tayo sa kwantitatibo. In English, kwantitatibo. Kwantitatibo. Ano yung English nito? Margarita. Quantitative po. Quantitative. Anong sinasabi? Anong inaaral pag quantitative? O kwantitatibo? Sige nga, anyone? Anong inaaral pag kwantitatibong pananaliksik? Ano ang lalabas sa inyong... Anong resulta ang lalabas sa inyo? Paano nyo... Anong sinusuri dito? Yes. Sige, Margarita, go. Sir, ginagamitan po siya ng survey. So, probably po yung magiging kalalabasan po niya is observation po through number of respondents. Okay. Tama yung observation. Ay, tama yung numbers. Okay. Ang ibig sabihin kasi ng kwantitatibo, ang result ng lalabas dito ay ang hinahanap ng pag-aaral na ito ay dami o bilang. Uulitin ko ha. Ang hinahanap ng pananaliksik na ito ay dami o bilang. Bakit dami o bilang? Kasi gagamitan mo siya ng mga statistical formula. Statistika sa mga technique, sa mga formula sa matematika. So, ang kwantitatibo ay tumutukoy, ulitin ko, sa dami o bilang. Like for example, ilang porsyento ng mga estudyante ng IPSA ang may gusto ng face-to-face or blended learning? Yon, o ilang porsyento, sasabihin natin, 65% ng kabuuan ang may gusto. Oh. Ano sa natin nakita result? Number. Paano natin nasuri? Paano natin nalaman kung ilan ang may gusto ng blended learning? Ay 65%. Paano natin nakuha? True number. Bilang. Okay? Bilang siya. So, ano gagamitin pamamaraan dyan? Survey. Tama. Diba na nakaraan? Last year, may mga grade 11 at grade 12 na nag-survey sa room nyo, di ba? Sa section nyo, may nagbigay ng survey. Tama? O, sinagot na yan. Alam nyo, ginawa nila doon, binilang-bilang nila yon. Kaya lang, yung iba doon, niloloko. Iba niloloko eh. Iba may nanloko doon eh. Iba, hindi sinagutan. Yung iba, lahat binilugan. O, lahat niligan ng check. O, invalid yun. Siyempre. Niloloko eh. Kaya ikaw, kung ikaw, niloloko mo yung survey na binigay sa'yo, maganda ka na. Bakit? Mag-survey ka din eh. Karama-karama lang yan. Pag inayos mo naman yun, kung inayos mo yung pagsagot mo doon, malamang pag nag-survey ka ngayon, aayosin din yung sasagot. Alright? So yan ang kwantitatibo. Dami o bilang ang hinahanap dito. Yung resulta. Okay? So next. Ayan. Kwalitatibo. In English, ano ito? Ilagan? Ano ito, Ilagan? Qualitative. Oh, what is qualitative? Pakipaliwanag mo nga, Muhammad. Po? Ano yung qualitative o qualitative? Paliwanag mo nga. Qualitative po. Babasahin ko po, sir. Ay, hindi, no. Ay, sige. Kung wala ka idea, sige, go. Idea lang, may idea ka? Wala po. Ah, wala. Sino may idea tungkol dito? Sa kwalitatibo. Kasi yung isa kanina, meron eh. Kwantitatibo, sinagot niya. Okay, sige, lagas ka. Anong idea mo siya? Ano, sir? Yung pananaliksik po dito, ano? Pwede English, sir. Kasi okay, go. Ano, sir? Okay, aims go. To ano understand the topic deeper. Ano po siya? More on subjective po siya. Subjective opinions. Kaya siguro po kung ano, gagamitan din po siya ng survey, pero instead of numbers, ano po, lalagay niyo po doon opinions or suggestions. Alright, very good siya. Very good. Tama yon, okay? Kasi, ang kwalitatibo naman, kalidad. Ang isinusuri dito, kalidad o uri. Quality o uri, kalidad.
Yun yung pagkakaiba na sa quantitative. Bilang yung isa eh. Quanti, dami, di ba? Ito qualitative, quality. Yung uri, kalidad. So, hindi mo siya tama, hindi mo siya pwedeng gawa ng survey na magiging resulta ay bilang. Kasi, for example, masusukat nyo ba ang ugali? Nasusukat ba ang ugali? Hindi, tama? Nasusukat ba ang kagandahan o ang kulay? Hindi. O, di ba? Hindi mo pwedeng survey yan. O, sa paat, kung yung isa survey, eto, anong gagamitin mo dito ng instrument? Kasi instrument kanina, survey eh, sa experiment. Anong instrument ang gagamitin mo dito? Paano makamakuha ng resulta? Anong instrument dito na gagamitin mo sa palagay nyo? Anyone? Kanina, ang instrument na gagamitin doon para makuha ka ng bilang survey and true experiment. Eh dito, ano? Ha? Huh? O sige, lagas ka ano yun? Sir, interview, sir. Yan, definitely interview. Definitely interview to. Kasi kukuha ka nga ng opinion eh. Okay? Gagamit ka dito ng tinatawag nating triangulation. Triangle yun na method. Okay? Tuturo ko din yun paano yun kung may mag-interview dito. Okay? Ngayon, dun ka makakuha ng datos mo pag itong ginawa mong pananaliksik. Pwede ding observation. Okay? O mag-observe ka, pwede din yan. Yung instrument na pag-observe, pwede din yan dito. Kasi ang kinukuha mo dito, kalidad at uri. Hindi dami. Okay? Ngayon, sir, may gumawa ba nito? Yes, may gumagawa nito. Last year, may gumawa nito. May ginawa silang focus group. Tatama, may focus group. May in-interview sila. Okay? Alam ko kung hindi kayo nakasama doon, grade 11, ba't din ang kanina yung example doon. Focus group, yung mga, ang in-interview nila dito, yung mga, last year, yung mga gumagamit ng online class. Kasi dati may online class na tayo, alternative learning. Meron na tayo noon dati pa. Yung mga hindi nakapasok at sa bahay lang. Yan. Yung online lang sila tinuturuan. Yun ang in-interview nila. Meron silang tatlong tao yata na in-interview na nakaraan. Tatlong tao. Okay? So, yun. Hindi yung survey, guys. May mga tanong sila doon. Okay? Mga tanong lang yun. Interview yun. Interview, ang interview nila doon through online. Kasi hindi makapunta yung mga batang in-interview nila. Okay? Yabe, pwede yan. Guys, ito naman. Pwede bang pagsamahin ang kwalitatibo sa kwantitatibo na pananaliksik? Pwede, anong tawag? Yung kanina, mix method. Okay? Pinaghalong pananaliksik, kumbaga, ni Filipino. Bakit? Kasi, anong gagawin mo pag pinaghalo mo? Mag-survey ka na, mag-i-interview ka pa. Kasi mix yung gagamitin mo eh. Kasi minsan, may mga data na hindi sapat na interview lang. O hindi sapat kung survey lang. Okay? Hindi siya sapat. Hindi magiging reliable o valid yung inyong data o yung result kung survey lang. Pero depende pa rin siya sa ano ha. Depende pa rin siya sa topic. Lalo na kung yung gagawin nyo, yung ang resulta ay ang topic nyo is alamin yung epekto, ay hindi pa pwede ng ano lang dyan. Hindi pa pwede ng survey lang. Hindi kasi hindi kasi nagiging reliable o valid ang result na pag-epekto, pag-survey lang. Ano pa pwede nyo gawin? Interview and experiment or application. Yung application experiment, parang pareho din yun. Okay? So yan, mix yun. May gumawa ba niyan dati? Yes, may gumawa niyan. May gumawa niyan dati pa. Last year, may gumawa. Nag-interview sila at nag-survey pa sila. Okay? Kasi kailangan minsan eh, para lalong maging valid yung data or result. Okay? O, next. Next na tayo. Descriptibo. Ito pa isang uri ng pananaliksik din, ha? Inilalarawan naman nito ang kasalukuyan. Okay? Ito yung naglalarawan. Ito yung pananaliksik na naglalarawan.
Okay? Pananaliksik naglalarawan. Ano nilalarawan to? Sino, ano, kailan, saan at paano. Okay? And ano pa? Tumutugon ito sa tiyak na pangyari sa kasalukuyan, hindi sa nakalipas o sa hinaharap, kasalukuyan. For example, ilalarawan nyo ang nangyayari ngayon, ang pangyayari ngayon sa mga estudyante sa online class. Descriptive yun, pwede. Okay? Ilalarawan nyo, ano ang epekto ng online class sa pag-aaral ng mga mag-aaral? Kasi ngayon lang tayo gumawa nito, di ba? Bago sa atin itong online class. Okay? Lalo sa, may gumagawa na nito, okay? Pero yung sa inyo, ngayon pa lang tayo, ngayon yung panasubukan nito, no? Ngayon, kung ilalarawan nyo, kung ano nangyari yan, descriptive yung pag-aaral, pwede. Eh ngayon, eh anong method ang gagawin nyo? Sa dalawa, qualitative o quantitative? Or mix? Kung ito aaralin nyo, paano kayo mag-gather ng data? Qualitative, quantitative, or mix? Pag ito, descriptive. Sagot. Paano nyo hahanapan to ng data, ng result? Itong descriptive. Quali ba siya, quanti? Kualitatibo ba ang gagamitin niyo dito o kwalitatibo o kwantitatibo? Or mix? O Margarita? Sir, pwede pong mix. O, pwedeng mix. Bakit mix? Kasi po pwede naman po mag-survey sa mga students kasi students naman po talaga yung topic. Pero pwede rin po mag-interview kasi iba-iba naman po yung situation nila. So pwedeng may mga special interviews po. Syempre, pwede 'yun talaga. Mag-survey ka dito. At syempre, kung mag-survey ka dito, hindi lang estudyante ang pwedeng mag-survey dito, pati yung teacher. Pwede mong interview yung teacher, etc. Okay? Kasama din kasi sila dyan eh. Okay? O sa yan, yung pamamaraan, pwede mong gamitin yan. Survey, interview, pwede dito. Okay? Kung yan ang gagawin. O next, action research. Ito naman. Pag sinabi nating action research, inilalarawan, tinatasan ng pananaliksik na ito, kalagayan, pamamaraan ng modelo o polisiya. O, hindi ko nababasahin, masyadong mahaba. Papaliwanag ko na lang sa inyo. Tinan nyo na lang. Ang ibig sabihin ng action research, ito yung gagawa ka, kasi kagaya ng sinabi ko sa inyo nung nakaraan, bakit kayo nagnanaliksik? Para makabuo ng isang polisiya o rules o pamamaraan. Ayan o, pamamaraan. Na pwedeng pakinabangan ng isang tao o ng lipunan. O, ang action research, yun ang ginagamit doon na mananaliksik. Kung gusto mo makabuo ng panibagong modelo o polisiya o batas, gagamitin mo itong action research. Okay? Plano, estratehiya, kung paano makapagbibigay ng makabuluhang rekomendasyon. Anong ibig sabihin ng makabuluhang rekomendasyon dito? Ang ibig sabihin niyan, guys, yung mabubuo mong polisiya sa pamagitan ng action research ay pwede mo siyang i-recommend sa school o kung anong institution man na pwede nilang gawin. For example, nag-iisip kang magandang polisiya ngayon sa pagkakaroon ng online class. Ano ba mga polisiya ang pwedeng mabuo sa online class? Kaya lang, paano mo masasabing effective ito? Okay? Kailangan mong ipagawa o kailangan magawa o kailangan nagawa na to ng ibang school o ng ibang institusyon. Kasi ang gusto mong i-research ay makabuo ka ng polisiya o pamamaraan, makabagong pamaraan o polisiya para makatulong sa institusyon o sa tao. Ang gagawin mong pananaliksik doon, eto, action research. Okay? Action research ang gagawin mo. O, paano to, anong mga instrument, anong method ang gagawin dito? Qualitative o quantitative? Mix. Mix din yan. Pwedeng mix din yan. Kasi syempre, hindi ka lang magsasurvey dyan. Sa survey mo, kung sino yung mga respondent sa taas sa lugar na yun, eh syempre, mag-interview ka rin kung effective ba yung naging policy na yun na nagamit na.
Okay? O, so ayan, anong sabi nga dito, strategyang pagtuturo ng pinaka-epektibong pagkatuto ng mag-aaral na may suliranin sa pandinig. O yan. Ito, ito example ko dito. O, ano yung inahanap dito? Ano yung mabisang estratehiya na para yung mga may sakit sa pag-iisa pagdinig ay makaintindi? O yan, bago ng estratehiya. Alam niyo may gumawa niya last year? Yung grade 12 ngayon, may gumawa. Anong ginawa nila last year? Meron silang ginawang bagong method ng pagsagot sa mathematics. Alam ko yung pag-a-add eh. O yung subtraction. Basta tungkol sa math, ang ginawa nila na nakaraan. Ang paano nila nalaman na paano nila na nasabing ano yun, na magandang pamamaraan yun. Anong ginawa nila? Kasi hindi mo pwedeng sabihin, sir, gumagana to. Anong proof mo na gumagana yan, na maganda yan? Diba? Nagpo-propose ka eh ng bagong strategy. Kasi yung ginawa yung last year, nagpropose sila ng bagong strategy o strategy sa pagsagot sa math. Diba? Sa pagsagot ng problem sa math. O, paano nila nalaman na ano yon na effective yon? Sige nga, anong ginawa ninyo nila sa palagay nyo? Kasi ang topic nila ha, ito, ulitin ko. Ang topic nila, nagpropose sila ng isang strategies sa teacher para malaman, para mapadali sa mga bata yung pagsagot sa math, lalo na sa problem solving. Diba? O ngayon, e paano masasabing effective yun? Ano kayang ginawa ng mga mananiksik yung nakaraan? Ano ginawa nila? Sinabi ba nilang, sir, effective yan? E paano manasabi? Kasi nagpo-propose ka eh ng bagong strategy eh. O paano mo malalaman? Ang ginawa nila doon, ganito. Kumausap sila ng isang math teacher sa elementary. Tapos, kinausap nila siya, interview nila muna yon. And then, propose nila na, sir, ma'am, ito po, try nyo po itong ipagawa. Ipaniliwanag mo siya, pinaliwanag muna. Then yung teacher, ano ginawa? Pinagawa sa bata. Itinuro ang pamamaraan na bago. O, tapos, after noon, after ituro yung bagong strategy sa pagsagot ng problem solving, ano nangyari? Nagbigay si ma'am ng quiz, ng test sa mga bata. Anong nangyari? Ang resulta, naging mataas, naging napadali sa mga bata yung pagsagot ng problem solving. At ano pa, mataas ang nakuha na ng score. Ngayon, masasabi ba nilang effective yon? Yes. Bakit? May result. Pinagawa, pinagamit. O kung yun ang gagawin nyo, pwede yun kasi STEM yun eh. Mathematics yun eh. O mag-isip kayo ng bagong strategy sa mathematics o sa science. Then kumausap kayo ng isang teacher, lalo na sa online ha. Lalo, ito. Malamang magiging topic nyo dito sa online eh. Mag-isip kayo ng strategies sa online o tapos ipagamit sa mga makiusap kayo sa isang teacher. Ma'am, pwede pong pagamit to kung effective lang. O din, mag-antay kayo nun. Tingin yung result. Diba? Lalo na ngayon online. Ano bang effective o epektibong pagtuturo sa online sa online sang math o kahit anong subject. O isipin niyo na 'yan. 'Di ba? O yan yung action research. O next. 5 minutes na lang, huwag niyo na akong pikitan. Para hindi nakapikit. Oy, nag-aas ka para nakapikit ka. Alam mo, ha? Kita-kita ka dyan. Historical. Siyempre, hindi niyo naman ito pwedeng gamitin. Kasi pang ano to eh. Itong historical research guys, kaya hindi ko na masyadong inaan to. Pag nag-research ka, gamit mong historical, talagang pupunta ka, maghanap ka ng mga datos sa, ayan, upang makabuo ka ng konklusyon hinggil sa nakaraan. Alam nyo, yung mga history book natin dito na ginagamit sa school, hindi yan basta-basta ginawa lang. Hindi ka naman kasi pwedeng manghula ng history o ng mga datos patungkol sa history. Hindi pwede yun. Ano ginagawa ng researcher yun? Inaral talaga nila yun. O example ko dito, pag-unlad ng wikang pambas ng Pilipinas. Diba inaral natin to? Paano umunlad ng wikang pambas ng Pilipinas? History yun. O,
ni-research yun. Ang tawag sa research na yun, historical. Kaya sa inyo, hindi naman ito, hindi nyo naman pwedeng gawin to. Pero dinadaan na lang natin kasi nga, ito, kasama siya sa uri ng research. Alam nyo, ang gagawin nyo lang, yung naunang tatlo lang, qualitative, quantitative, or mixed, descriptive, yun lang. Yun lang ang gagawin nyo. Ito, sinasama ko lang. Hindi na kasi kayo pwede mag-historical. Okay? Hindi yan. Hindi applicable sa inyo yan. O, yan, historical. O, next. Okay, study. Sir, pwede to. Ito, pwede to. Sa inyo, pwede to. Pwedeng gamitin to. Pag sinabi nating case study, may isa kang particular na grupo ng tao or individual na pag-aaralan. Kaya nga, case study lang eh. Sumasaklaw ito sa maliit na grupo o pangkat. Okay? Kumbaga, for example nito, ayan o, specific lang na tao, specific na pangkat. Okay? Ito, halimbawa dito. Ginagamitan ito upang mapaliting maging specifico kay pumili lamang ng tiyak na halimbawa mula sa malawak na mula sa malawak na paksa. Oh. Ang ibig sabihin yan, guys, specific lang. For example, dama ko sa isang section, grade 12. Halimbawa, may naobserbahan dyan sa grade 12 o sa buong grade 12. Case study ng mga may sakit. Yung medyo malulusog ang katawan. Oh. Okay, mga medyo malulusog ang katawan o hindi naman lahat ng bata o nag-aaral malulusog ang katawan, naman talagang matataba talaga o yun. Grupo lang nila, maliit lang. Case study nga lang 'to eh. Pangkat lang 'to. Madali ito, ito yung ginawa na nakaraan. Ang ginawa yun nga, yung ginawa nung nakaraan case study yun, yung nag-interview sila nung gumagamit ng online na meron sa IPSO dati, yung mga hindi pumapasok online lang, binibigyan lang sila ng mga gawain. Yan, case study yun. Ang gagamitin nyo lang talaga dyan, ano lang, interview. Hindi na kayo mag-survey dyan. Interview lang yan. Kasi maliit na pangkat lang yan. Maliit lang. Okay? Hindi itong malaking grupo ng mga tao. Maliit lang. Saka specific lang talaga kung ano meron sa kanila. Okay, yan. Pwede nyo gawin to, case study. Triangulation din ang tawag sa pag-asa method na gagawin dito, triangulation. Sana may mga sinasabing triangulation. Ipapaliwanag ko yun sa inyo pag nandun tayo sa parte nyo. Hindi ko muna paliliwanag ngayon kasi nagsisimula pa lang tayo. Okay, nagsisimula pa lang. Okay? So, ayan. Ayan, example dyan. Kaso ng isang doktor na pinili maging caregiver sa isa. Tingnan nyo ha. Ito example ko dito. Case study yan. Kaso ng isang doktor na pinili maging caregiver sa Estados Unidos. Ilan lang ba yan? Di ba pili lang yan? Hindi naman lahat ng nagdo-doktor naging caregiver. O, pili lang. Tingnan nyo, pili lang. Hindi lahat. Okay? Maliit na grupo nga lang to. Kaya medyo madali-dali din pag-aralan itong case study. Okay? Ayan. O, sundan tayo sa qualitative, quantitative, descriptive, historical, then case study. O, dito natin puputulin to dahil 4:45 na. Okay, sa Pilipinas ay gabi na. Malaman din pa kumakain na sa Pilipinas. Okay? So, eto lang. Ang hahanapan nyo lang talaga dyan, yung mga nauna lang. Qualitative, quantitative, mixed, descriptive. Yung case study, pwede yun. Okay? Yan, pwedeng gamitin niya. Pero historical, so kayong mga susunod pa, hindi niya pwedeng gamitin pag-aaral yun. Okay? So, eto lang yan. Mag-isip na ng topic. Topic pa lang ha. Huwag kayong gagawa ng title. Wala pang title. Topic pa lang. Pero guys, kung mag-isip naman kayo ng title ay ng topic, yung ano naman, kapanipaniwala. Anong kapanipaniwala? Yung talagang pwede nyo nang aralin. Wala nga naman bigay kayo ng topic about sa pagtunaw ng yelo sa ano sa Iceland. Hindi ka na mapupunta ron eh. So imposible 'yun.
Hindi ba? Alimbawa, ang gusto mong pag-aralan ay tungkol sa ozone layer, imposible din yun. Hindi ba? At masyadong malawak yun at imposible sa iyo talaga sa iyo yun. Huwag ka masyadong mag-isip ng malawak na topic. Tumingin ka sa paligid. Makiramdam ka, mag-observe ka, makita ka ng topic. At ito, etong tips na bibigay ko sa inyo, ha? Example, sir, ang naisip kong topic about mental health. Example lang, mental health. Paano kaya ako makakabuo ng topic o ng ano ko dyan, ng pag-aaralan ko dyan? Ito gagawin mo ngayon. Okay, ito gagawin mo. Mental health ang topic mo. Para makabuo ka ng aaralin mo dyan, maghanap ka ng tinatawag nating RRL. Anong RRL? May nakakaalam? Review of related literature. Review of related literature. Anong ibig sabihin nun, guys? Halimbawa, ang topic may mental health. Ngayon, ang gagawin mo, maghahanap ka ng mga article o pag-aaral tungkol sa mental health. Lahat. Lahat. Hanapin mo. Maghanap ka. Anong pag-aaral sa mental health? Pag marami ka nang nakita na article tungkol sa mental health, naku, 100%. Makakabuo ka na ng top ng title mo at ng gusto mong pag-aralan. Iyon ang isang technique bago mag-research. Ang unang hinahanap ano? Related literature, mga article. Okay? Kasi nga po, katulad ng sinabi ko, hindi mo naman pwedeng pag-aralan ang isang bagay na wala pa. 'Di ba? So ibig sabihin, kung ano man 'yung nasa isip mong topic ngayon, meron na niyan. Meron ng mga article na nakasulat patungkol dyan. Ang gagawin mo na lang, hahanapin mo yon at pagsasama-samahin mo yon para makabuo ka ng title o ng gusto mong pag-aralan. Yun ang gawin nyo. Okay? Maghanap ng mga article muna. Okay? So tayo natatapos. 4:49 na. 4:49 na. Okay? Antok na yung iba. Ito ang ating si Villamor. Mukhang tulog na. Hindi ba? Kapi kita. Kasi ano, oras na ka naman. Malamang umaga pagising yan. Alright, sige. Basta mag-ready lang. Halimbawa, nakaupo-upo kayo sa bahay. Ano ka magandang topic? O, lista. Ganun lang. Tingnan niya. Okay. Goodbye and thank you. Sige na. Goodbye and thank you na. Okay, bye. Goodbye and thank you. Thank you.